Nanggumuho ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front noong nakaraang taon. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang mga membro at leader ng communist groups na pansamantalang pinalaya para sa peace talks. And for those who are out temporarily, you just maybe zero in now because any day I will order for their mass arrest. Wala akong magawa. Ginusto ninyo. I'm addressing them to the TV. Ginusto ninyo. You demanded, I gave too much too soon. I know yung police military and medyo may sentimento sa akin. You know, I released almost about 32. Just yung Chamson spouses. Kasama sa mga pinilaya noon ang mag-asawang peace consultants ng NDF na si Benito at Wilma Tiamzon. Taong 2016 nang pakawalan sila para makibahagi sa peace process. Pero dahil sa di umano'y patuloy na pag-atake ng NPA, ipinatigil ni Pangulong Duterte ang peace talk sa CPP-NPA-NDF. Ngayon, iniutos na ng Manila Regional Trial Court na muling arestuhin ang mag-asawa. Base sa arrest warrant na inilabas ng MRTC Branch 32, kasama rin sa mga ipinapaaresto si Adalberto Silva. Nahaharap sa kasong pagpatay ang tatlo, kaugnay ng nadiskubre di umanong mass grave ng mga biktima ng NPA sa Leyte. Sa Lunes, nakatakda ang pagdinig sa kanilang kaso. Ang National Democratic Front of the Philippines, pinag-iisipan daw ang paghahain ng motion for reconsideration. Anila, hindi pa naman talaga maayos na nataterminate ang usapang pangkapayapaan. Pero nanindigan ng Malacanang, kung hindi susuko ang mag-asawang Tiamzon at Silva, tutugisin sila ng mga pulis. Sa katunayan, ayon sa PNP, nakatoka na sa paghanap sa mag-asawa ang CIDG. Normally yan, CIDG po ang mahawak ng copies. And then CIDG has different, has several teams spread across the country. So yung intelligence as to where is the latest location of the couple, yun po yung pagbabasihan nila doon sa ng tracker team to be able to arrest the couple. Sa gitna ng mas maigting na kampanya ng gobyerno laban sa NPA, na itinuturing na ngayong teroristang grupo, apat na hinihinalang membro ng NPA ang napatay matapos makainkwentro umano ng militar sa Lupon, Davao Oriental. Base sa inilabas na report ang 20th Infantry Battalion, 20 NPA ang kanilang nakasagupa. Na-recover sa mga rebelde ang apat na baril at isang improvised explosive device. Wala namang nasugatan sa mga tropa ng gobyerno. Sa Sampatuan, Maguindanao naman, 5 hinihinalang membro ng NPA ang sumuko sa mga otoridad, kabilang sa mga isinuko ang iba't ibang armas at pampasabog. Dahil daw sa maigting na kampanya kontra komunista sa Bukidnon, 3 umano'y membro ng NPA ang piniling sumuko sa mga otoridad. Galing daw sa Guerrilla Front 68 at 53 ang mga sumuko. Nanawagan naman ang mga otoridad sa iba pang membro ng grupo na sumuko na at itigil lang ang pakikibaka. Rafi Tima, GMA News.